This is diabetic blood. Kaibigan, isang pinagpalang tanghali sa iyo, kaibigan. Kaibigan, isa ka bang diabetic na naghahanap ng pagkaing mababa ang glycemic load? Kung isa ka dyan, kaibigan, susubukan nating tingnan kung ilan ang glycemic load ng rolled oatmeal, no? 30 minutes after natin kumain ng 1 cup na cooked rolled oatmeal. Ayan, no? So, ikaw, kung kumakain ka na nito, malalaman mo ngayon, kaibigan, kung mayroon ba talagang mataas na glycemic load ang rolled oatmeal. Okay? So, kung bago ka lang sa channel ko, kaibigan, ay please subscribe, like, and share, no? Ayan, so tara, samahan niyo ako. Tayo ay magluluto ng rolled oatmeal. Ayan, no? Magpapakulo muna tayo ng isang cup na tubig sa isang kaldero at pakukulo po natin yan. At habang pinapakulo natin ay ilalagay natin yung rolled oats, no? Yung 1 cup rolled oats, no? Yan, no? So, habang pinapakulo natin yung rolled oats na 1 cup, ay lalagyan ulit natin ng panibagong 1 cup na tubig. Bali, 1:2 ang ating ratio ng pagluluto, no? 1 cup na rolled oats and then 2 cups na water, okay? So, ito na, no? Luto na at palalamigin na lang natin. At pwede na tayo kumain. Ayan, no? So, ihahain na natin. Okay na? So, ito na yung ating 1 cup na rolled oats na ready to eat. Ayan, kaibigan, ito na yung ating 1 cup na rolled oatmeal, no? Kakainin natin ngayon para malaman natin yung glycemic load ng 1 cup, no? 30 minutes after natin kumain, no? So, wala tayong ulam. So, pure lang ito na rolled oatmeal para malaman natin, no? Wala tayong isasabay ng mga pagkain. So, magsusukat muna ako ng aking blood sugar para malaman natin ngayon. Ito na. Yun na. Okay, so ito na ang aking blood sugar. Yan. Yan ang blood sugar ko ngayon. 99 milligram per deciliter, kaibigan. So, kakain tayo ng 1 cup. Ito na. Lagyan din natin ng ano, ng mukhang nasa dining rin tayo. Ayan. Okay? So, kakainin ko na. Ayan na. Walang ulam. Masarap din. Basta huwag mo lang isipin na walang ulam. Isipin mo, nahalo na dyan yung ano. Yan, kaibigan, no, natapos akong kumain ng 1 cup na rolled oatmeal ng eksaktong 11:24. No? So, mamayang 11:54, susukat tayo ng ating blood sugar para makuha natin yung ating glycemic load, no? Ng ating oatmeal, ito yung alternatibo nating pamalit sa kanin kung sakaling mababa ang blood sugar. Ayan, no? So mga kaibigan, kung sakaling may tanong nyo, no? At yung iba talaga ay nagtatanong kung bakit siya ngayon ay bumababa ng aking blood sugar, no? Dahil nga, siyempre sa pag-inom natin yan ng elixir, ayan.
no? Sa mga gustong bumaba din ng blood sugar ay ito ang kailangan nyo. Okay? Sa mga nagtitipid naman at kailangan nyo rin ng medyo hindi masyadong pricey, ito na, no? Yung spirulina at saka ganoderma, malakas din ito magpababa ng blood sugar, no? So pag naubos ang aking elixir ay ito babalik ulit ako dito sa aking maintenance. Ayan, no? Sa gusto naman ng mapangalagaan ng iyong pancreas, gumamit kayo ng tinatawag na omega 3, no? Para sa vitamins ng pancreas para ma-regulate yung ating glucose na kinakain, no? Yung ina-absorb ng ating katawan. Okay? So mga kaibigan, simple lang talaga ang solusyon, no? Kung ayaw niyo talagang gumastos sa mga maintenance, no? Ay kailangan lang talaga ay bawasan niyo yung pagkain ng carbohydrates. Kung hindi man kayang tanggalin, bawasan niyo lang. Kung nakaka 1 cup kayo ng kanin, siguro bawat araw or bawat kain ay ngayon ay gawin mo ng 1/4 cup na lang. Bali yung o kaya hati-hatiin mo na lang yung 1 cup sa tatlo sa buong maghapon, no? Yun lang talaga ang ating magagawa dahil kahit anong klase ng gamot na ating iinumin, pagka hindi natin sinusunod, no, yung sinasabi ng doktor ay maniwala kayo sa hindi, kahit talagang hindi bababang yung blood sugar. Kahit anong klase ng gamot, kahit mahal pa yan na gamot, no? Kapagka sinusuway nyo pa rin yung mga paalala na binibigay sa atin ng doktor, sabi ng doktor, bawal kumain ng carbohydrates. Ano-ano nga ba itong mga carbohydrates? Andyan. Andyan ang kamuti, andyan ang saging, saba or kardaba, nandyan yung kanin, yung mais, no? Lahat yun. Matataas ang carbohydrates yan. Yung sugary food, ayan, yung mga prutas, yung fructose, ang sugar na nanggagaling doon, no? At saka siyempre yung mga inflammatory food, no? Yung mga processed food, yung mga pagkaing niluluto at nilalagay sa lata at preserve, no? So basta lahat na may preservative, ayan, ingatan po natin yan. At saka siyempre yung mamantika, no? Isa pa sa pinagbabawal sa diabetes, siyempre yung pagkain ng isdang walang kaliskis, no? Dahil sa marami daw ang tinatawag na metals, ayan, metals pala, no? Sumasabit doon sa isda na walang kaliskis, no? Kaya nakakain natin yan. Yun ang nakakapagpahina ng ating immune system, yung mga metals na hindi naman kailangan sa ating katawan. Okay, mga kaibigan, hihintayin ko lang yung 30 minutes. Tulad ng sabi ko, kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito, ay tulungan mo din ako mag-grow ang ating channel. At sana ay marami tayong matulungan ng mga diabetes, no? Pakishare na rin para maraming makalam sa ating mga ginagawa. Ito ay ginagawa ko talaga para ma-share ko yung aking experience bilang isang 10 years diabetes na ngayon ay controlled na. Nang wala nang ginagamit ng mga synthetic na mga gamot, no? Tulad ng metformin, glyclazide, no? Farsiga, ayan, sitagliptin, yung mga combination, no? Dahil nga diyan ko natutunan na kapag binigyan ka pala ng combination na gamot, no, yun ay para sa insulin resistant at saka sa lack of insulin. Pero kung alam mo na ang condition mo, kung ikaw ay insulin resistant, magkaiba din yan doon sa lack of insulin. Pag insulin resistant ka, ibig sabihin marami kang insulin sa katawan, so hindi ka pwedeng bigyan ng glyclazide kasi ang glyclazide ay nagpapadagdag ng insulin. Ang ibibigay sa iyo ay metformin, no? Kung ikaw naman ay lack of insulin, ang ibibigay naman sa iyo na gamot ng oral medication ay glyclazide. Dahil ang glyclazide ay para dagdagan ng inyong insulin, ng production ng insulin sa pancreas, no? So mga kaibigan, alamin mo kung anong uri ang diabetes ang mayroon ka. Ang isang sinyalis ng isang lack of insulin, siyempre pumapayat ka. Na? Pagka diabetes ka na pumapayat ka, medyo ang tawag sa iyo ay lack of insulin. Pag ikaw naman ay diabetes na mataba lang at mayroong nagkakaroon ka ng mga itim-itim o lagi kang o itim-itim sa lihig, ang tawag dyan ay ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta yung mayroong nangingitim-itim sa paa, ayan, mataas ang inyong blood sugar na mayroon kang tinatawag na insulin resistant, no? So yun po yung pagkakatanda natin, magkaiba po yan at iba po yung gamot na pinapainom dyan. Okay? So ayan po. Ayan kaibigan, no? So naka 30 minutes na tayo. Ngayon malalaman natin kung ilan ang glycemic index or glycemic load ng 1 cup na
cook rolled oatmeal. Ayan. Ito na. Tingnan natin. 99 ako kanina. 99. Ayan. 99. Tingnan natin. Ayan na siya ngayon. Kitang-kita ba? Maliwanag na maliwanag. Okay, ayan na. From 99 ay 150. So, 51 milligram per deciliter ang increase, no? Ng aking blood sugar 30 minutes after kumain ng rolled oatmeal. Ayan, medyo mataas ng kunti. Pero, hindi tulad ng rice, no? Ayan. So, pwede na natin yan siya. Wag lang natin gawing 1 cup siguro, no? Half lang. Para hindi ganun kataas ang increase, no? So, damihan na lang natin ng gulay, ulam, at saka yung iba pang kakainin natin. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa inyong suporta at patuloy niyong panunood ng aking channel.